Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, honorable members of this committee, I speak today based on a very deep and personal knowledge and experience about the subject matter of our legislative action as representatives of the Filipino. As representatives of the Filipino, we are tasked to conscientiously determine whether or not the applicant network, ABS-CBN Corporation, is qualified to be granted a legislative franchise in the very same way that others also granted the same privilege, subject, of course, to similar requirements as provided for clearly by our existing laws, rules, and regulations regarding the grant of franchise of this kind. Mr. Chairman, honorable members of this committee, about 20 years ago, I applied for a job at this network and was accepted as a researcher, writer, and then I became a segment producer, and then I became a news reporter, and then I voluntarily retired as a program host about 7 years ago. In my 13 years as an employee of this company, I remember so many stories of hopes and dreams, of chances and choices, of struggles and triumphs, of love and everything, as in memories that will last me a lifetime. But there is one thing I can never forget. ABS-CBN was not only interested in reporting the news, but it went above and beyond the obligations of a broadcast network by helping those in need, no matter how few they may be, no matter how far they may be. Truly, simply, ABS-CBN stood for then, as it stands for now, in the service of the Filipino. Ako po mismo ilang beses, pinatakbo ko kung saan may bagyo, baha, sunog, pinapunta kung saan may lindol o landslide, at kung ano pang mga sakuna, parating nakasunod ang sagip kapamilya, tumutulong sa pamilyang Pilipino. Ako po mismo ilang beses pinapakover sa akin ang mga inabusong bata sa kamay man ng kanilang sariling magulang o sanhi ng digmaan sa kanilang bayan. Parating nakasunod ang bantay bata, tumutulong sa batang Pilipino. Ako po mismo ilang beses pinareport sa akin ng mga kwento ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, ng mga kabataan, ng mga out-of-school youth doon sa mga lugar na may panganib sa kapaligiran o iba pang hamon na nagbabagong panahon. Parating nakasunod ang bantay kalikasan, tumutulong sa kinabukasan ng mga Pilipino. Mr. Chairman, honorable members of this committee, relief goods for more than 12 million Filipino victims of calamities since 2009, hot meals in soup kitchens for more than 130,000 Filipino victims of calamities, more than 600 classrooms built and repaired since 2007, almost 300,000 scholarship grants for students in 68 provinces, 32 bakery projects, 10 water facilities, among many others in a very long list of support from Sagip Kapamilya with the help of various partner organizations and generous hearts of their donors. More than 2 million Filipino children provided with medical, educational, legal, and other kinds of support for 23 years already, in addition to school-based and community-based workshops and other forms of advocacies and assistance to neglected. All of this and many more is what ABS-CBN is all about, over and above the news and entertainment. It stood for then, as it stands for now, in the service of the Filipino. This is my personal knowledge. This is my personal experience. And I am sure that all of the more than 11,000 employees of the company at present know and experience the same.
Alam ko pong nauunawaan niyo ang pinanggagalingan ko bilang isang dating empleyado ng istasyon. Mga empleyadong umaasang magpapatuloy pa ang kanilang hanap buhay, magpapatuloy pa ang pangarap ng kanilang mga anak, magpapatuloy pa ang kapamilya network sa serbisyo sa publiko. Kaya ito po ang aking masidhing kinatatakutan. Lahat ng tulong na ito para sa pamilyang Pilipino, para sa batang Pilipino, para sa kinabukasan ng Pilipino, kapag walang bagong franchise, ay magiging bahagi na lamang ito ng isang lumang kwento na noon ay ganyan, na noon ay ganito, at ngayon ay wala na ang lahat. Pero umaasa po ako na hindi dito matatapos ang kwento ng ABS-CBN. Mr. Chairman, honorable members of this committee, as a representative of the Filipino, in the service of the Filipino, I proudly sponsor the grant of franchise to ABS-CBN. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Aragones. The Chair would like to recognize now Honorable Vilma Santos Recto to sponsor House Bill 4305.